Ito nga at muling humarap kagabi sa publiko si Pangulong Rodrigo Duterte bago mag-alas 11. At kung saan kanya tinalakay yung iba't ibang mangusapin, partikular doon pa rin sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga unang nag-ulat kay Pangulong Duterte, itong si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar, Carlito Galvez Jr., kung saan kanya sinabi na patuloy ang kanilang pagpag-usap sa China para sa unang COVID-19 vaccine na maaring maiturok o ma-administer sa bansa pagsapit daw ng Marso 2021. Sinabi ni Secretary Galvez na sa ngayon kasi ay 80% ng mga nagawa na mga bakuna ay nakuha na ng mga malaking bansa. So ang nakita nila na pinaka-earliest vaccination ay sa Marso at patuloy silang nagipag-negotiate sa ambassador ng China. Ang bulto ng bakuna ay inaasahang darating sa Mayo, Hunyo at Hulyo ng susunod na taon kung ang negosasyon sa mga manufacturers na AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson at Sinovac ay magiging mabunga. At ito nga, maganda rin daw na sa first quarter ang gagawin na mini rollout dahil dito ay makikita yung magiging resulta at mga leksyon na makukuha natin sa mga unang bansa na gumagamit na ngayon ng COVID-19 vaccine. Pakinggan natin yung bahagi ng pag-uulat ni Secretary Galvez kay Pangulong Duterte. Ang Sinovac po ay nagkaroon na po yan na tinatawag nating limited use noong July pa. At ganoon din po yung Sinopharm. Yung Sinopharm po, dalawang klase po yan. Sa Wuhan Institute at saka sa Beijing Institute. And then, alam natin ang Pfizer, isa sa pinaka-leading dahil kasi maraming stringent regulatory na po na na-aproban siya sa UK, sa US, sa Singapore at saka sa Canada. Which is based dun sa ano po sa namin, sa assessment po namin, mas mapapadali po yung kanyang approval po dun sa atin sa FDA. Isang question lang, Secretary Galvez, which is in the mind of all listening now, pati ako, when would be the tingin mo yung first vaccination to take place? Sir, nakikita po natin sir ngayon kasi 80% po ang nakuha po ng mga malalaking bansa. 80% na po ng taong. Ngayon po, nakita po namin sir, mga pinaka-earliest po ay March po, ninenegotiate po namin sa Ambassador of China. Bahagi ng pag-uulat ni Secretary Galvez kay Pangulo Duterte. Sa kasabay nito ay muli namang nanawagan ang Pangulo Duterte sa publiko ng pag-iingat kaugnay pa rin sa nalapit na kapaskuhan dahil nariyan pa rin daw yung COVID-19 virus. Kaya mahalaga daw na kumbaga pasensya muna dahil may mga restrictions talaga, bawal na bawal talaga yung mga Christmas parties at mga gatherings at patuloy daw na madalas paghuhugas, pagsusot ng face mask, face shield at yung distancing pagka nasa publiko, Bombo Elmar, Bombo Jane. At ilan pa sa mga tatalakay din ng Pangulo dahil medyo naging controversial at kumbaga naging malaking usapin na lalo na sa Metro Manila yung kumbaga problema sa installation ng RFID yung kung saan ay nagkumpul-kumpulan sa mga NLEX, SLEX, Cavitex yung mga trucks, mga buses, mga sakyan dahil nga sa doon mismo sa toll gate nag-install ng RFID para sa cashless na pagdaan sa toll o kaya sa expressways, Bombo Elmar, Bombo Jane. At dito ay tahasang tinawag ng Pangulo na mga incompetent yung mga miyembro at mga opisyal ng Toll Regulatory Board o yung TRB. At sinabi ng Pangulo na kung hindi nila kaya yung kanilang trabaho ay mas mabuti na mag-resign na lamang sila kung hindi ay kanya silang kumbaga i-dismiss, tanggalin sa trabaho. Kaya payo na Pangulo, mas mabuti kung sana lang na magbitiw ang mga ito dahil mas nakakahiya, mas masakit daw pag siya mismo ang nagtanggal sa kanila sa kanilang mga posisyon. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. But the problem is, I said, although what innovations or changes or reconfiguring, you do not practice. Pagdating nung panahon doon, saan nakikita ko sa TV?
gusto kong pumunta doon. But in difference to Gatchalian, kasi ang flow ng traffic in Lex, but sa siyudad mismo, the whole of the city, the control of the traffic is always left to the local government. Local government yan. So, nandoon sa mayor, galit na galit, and I could understand this with all the conundrum of taking place. Pati ako magagalit talaga, and I understand this burst of anger, which is justified para matauhan kayo. Now, next time, itong toll regulatory board, next time, kasi ang participation natin dito, kayo, kayong iba sa may-ari ng toll, yung Skywayan kung ano, ang participation natin is kaya yan. I don't think you really know what is regulatory. That's a problem. Saan yung mga tao? Can I fire them? Palitan ko na lang lahat. Yung may experience na, yung dumaan na administrasyon, I don't care if it's during the time of Aquino and Arroyo. Hindi ko matanggap yung incompetence ninyo. At dito ay naungkat niya ulit itong si Senador Trillanes, Sonny Trillanes, at kanyang sinabi, ito rin si dati Senador Trillanes, Bumbo Elmar, Bumbo Jane, ang isa sa mga nagsumite ng impormasyon sa International Court. At dito ay nagagalaiti ang Pangulo. Ewan ko kung laudi ka o parihaw ko lang sa akin si 25. Pero alam mo, sa totoo lang, Trillanes, kung bright ka sa akin, kung mas marunong ka, ikaw na sana ang nadagdadaldal dito, hindi ako. Yan ang totoo. Yan ang bahagi ng patutsada ni Pangulong Duterte kay dating Senator Antonio Trillanes na isa sa mga nagkain ng impormasyon nga sa International Criminal Court. Pinagmalaki nga ni Speaker Lord Alan Velasco ang mga nagawa ng mababang kapulungan ng Kongreso magmula nang maupo siya sa pwesto sa gitna ng nararanasang COVID-19 pandemic. Sa kanyang talumpati bago mag-adjourn ng sesyon ng Kamara kagabi para sa kanilang Christmas break, sinabi ni Velasco na noong Oktubre, kabuuang 185 na panukalang batas ang kanilang naproseso, kasama na sa naturang bilang ang 7 panukala na naging ganap na batas at nasa 20 na iba pang nakabinbin naman sa opisina ni Pangulong Rodrigo Duterte at inaasahang mapirmahan bago matapos ang kasalukuyang taon, kabilang na dyan ang 2021 proposed 4.5 trillion pesos national budget. Aabot naman sa 83 na panukalang batas ang naaprubahan na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara at naipasa na sa Senado, habang 50 na iba pa na mga ang aprobado naman sa ikalawang pagbasa. Labis naman ang pasasalamat ni Velasco sa kanyang mga kasamahan dahil sa kabila ng mga hamon na nanaranasan sa nakasalukuyang taon na dulot ng pandemya at mga kalamidad, ay naging mas malakas aniya ang mababang kapulungan ng Kongreso. Kaugnay yan, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Speaker Lord Alan Velasco. Dear colleagues, we can never get tired. Being tired is a small price to pay in a country that has felt the brunt of climate change and yet refuses to bow down. This is a proud country and people, and it is our humble privilege to ease the burden of our countrymen. With all of you by my side in the struggle to make the Philippines a better place for our children and the generations yet to come, the work continues. But let us pause for the holidays to celebrate our reasons for the season. Family, friends, good health, life, and most of all, love. Maligayang Pasko sa ating lahat. Happy holidays. Love ko po kayo. Maraming salamat po.
Bago nga Bombo Elmar nagdeklara ng pagsara ng sesyon para sa pagdiriwang ng Pasko ay inaprubahan sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 1897 na naglalayong gawaran ng karagdagang benepisyo ang mga solo parents, ang House Bill number 8145 na naglalayo namang gawing abot kaya ang halaga ng kuryente para sa mga consumer na nabubuhay sa kahirapan at iba pa. Sa kabilang dako, umakyat na sa 32 ang bilang ng mga deputy speakers matapos na maitalaga sa naturang pwesto sina Davao City Congressman Isidro Ungab at Cavite Congressman Abraham Bambol Tolentino. Sinabak naman si anak kalusugan Party List Congressman Mike Defensor bilang chairman ng House Committee on Public Accounts. Pinalitan siya ni Provinciano Ako Party List Congressman Jose Bonito Singson, ang kapatid ni Narvacan Mayor Luis Chavit Singson. Remember this guy. This guy is the one leading, okay, dun sa panahon ng Meralco, kaya nagbaba ang Meralco ng kanilang presyo at lumambot sila dahil dito sa tao na ito. Agaling na tao nito, ha? Sobrang agaling na tao nito, ha? Kaya ikaw ano, Velasco, see you next year. See you next year, Baral. Iyabang mo, ha? Puro kakala mo, sayon-sayo na ang kongreso, ha? See you next year, Brad. Antay ka. O, sige nga, taas lahat nga ang kamay. Sinong gusto nyo nga, sinong gusto nyo speaker? Si Defensor o si Velasco? Sige na, boto, 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 boto. Like, comment na, comment na, comment na, comment na.